Nauna ka na dating dito? Ano, dito? Dito? Oh, or, nandito? Nandito sa ano? Aminin ko, crush na. Crush ko siya, pero... Ano, pinanindigan ko kasi na... Takot kasi ako dumating sa punto ng ano. Okay. So, kilala mo na yung guy. Kasi sa kapanood ko siguro to ng mga Rapital Point Action, mga ganun-ganun. Dahil alam niya naman, sinabi ko naman sa kanya na may anong gusto, parang yung gusto ko sa kanya. Ah, totoo? Kasi oh, nag-open ka? Nag-open ako sa kanya. Nag-open ka as in? Oo, nag-open ako. No. Tapos? Paraya ako. Anong sabi mo? Right after? Sabi ko, gusto kita. Sabi ko. Totoo? Oo, gusto kita as in. Totoo as in? Sinabi ko. Dapat ingatan din yung ano na sarili na labi na sa mga lifestyle ang ginapang kaon nga wala diri wala to manok sa aga manok sa hapon manok sa udto tingnan mo diyan ko kasi ka dito palagi yung ulam namin po insta so yun yung mga madaling luto yung mga lalo na pag mga instant foods lang like noodles, itlog, may mga hot dogs or noodles, indomie. So, yun talaga yung nakasanay namin dito na pagluluto ng noodles. Lalo na pag wala na talagang pera. Yan yung pinakamasakap dito. Pag wala na kaming pera, ang inuulam namin is noodles, tsaka... Indomie. Sardinas. So, yun yung reality namin dito sa mga OFW. Mayaman ka man sa Pilipinas, pagdating dito, kailangan mo talaga maging matuto. Kailangan mo kumain ng tatlong beses sa isang araw kung pwede. Yung mga hindi mo kinakain, dapat mong kainin. Dahil dito, kailangan mo talagang sarili sikap. Okay? Sa sarili mo. Hindi dito pwede yung maarte-arte. So, kung maarte ka man, so kailangan mo yung bawasan. Kailangan mo yung bawasan dahil hindi yan nakakatulong kung nandito ka sa abroad. So, sa amin naman dito, kung halimbawa, anak mayaman ka, pinanganak ka mayaman. So yun, pagdating mo dito, kailangan mo talaga baguhin yung sarili mo kasi once na nag-abroad ka, sarili mo lang talaga ang dapat mong alagaan. Tsaka, bonus na yun kung may mga taong nag-aalaga sa'yo, diba? So, lalo na kung magkajawa ka dito, may nagkikil, may nagbibigay ng bulak ko lang. Isang bonus na yun. Isang napakalaking na. Yun yung pinaka malaking bonus sa iyo kung may taong nag-aalaga sa iyo. Bakit? Kasi isa yun sa pinaka malaking bonus. Kasi yung taong yun, hindi mo kaano-ano. Pero, nilagaan ka. Inaalagaan ka at nagpapakita sa iyo ng simpatiya, yung halaga, 'di ba? Pinanghahalagaan ka sa sarili niya. 'Di ba? Isa na rin yung bonus sa sarili mo kung may mga taong ganyan na darating sa iyo. Pero dito talaga, which is kailangan mo talaga matuto, 'di ba? Kailangan mong maging matuto sa buhay, maging matalino, maging mapagmatsyag, mapagmasid. hindi maging maarte, di ba? Hindi maging maarte. Tsaka kung maarte ka, wala kang kinalagyan dito. Wala kang kinalagyan dito. Wala kung wag kang maging mayabang, wag kang maging wag kang maging bastos, kailangan may respeto ka. Dahil
yun, dahil kung kailangan mo talaga ng respeto din, kung kailangan mo ng respeto, kailangan rumispeto ka rin. Para kung ano yung binibigay mong respeto sa iba, ibabalik din yan sa ibang tao sa'yo. Diba? So kung ano ka man sa Pilipinas, pagdating dito, dapat may changes na. Hindi porket kung anong meron doon sa Pilipinas pagdating mo dito, just ganun pa rin. So, iba yung environment natin sa Pilipinas, iba din yung environment dito pagdating sa abroad. So, iba't ibang klase yung makasalamuhat mo dito sa abroad. Hindi, kung sa Pilipinas na, di ba, kung makasalamuhat mo yung ibang klase pag-uugali. So, ano pa kaya dito pagdating dito na hindi mo talaga kilala ang bawat isa dito, di ba, na makasalamuhat mo. Iba-iba yung ginagawa. So, sa sinasabi nga ni Makmak na kailangan mo silang intindihin, kailangan mo silang i-handle sa maayos sa paraan. Pero pag kinakayang i-solve na problema, so doon, i-address na doon sa nakakataas na maramihan dito kasi din dito sa Saudi, which is marami ding mga taong makasalamuhat mo na talagang minsan nakaka-encounter ka na ba na talagang ginabastos ka? Ginagalit. Isang beses tinapunan ako ng pira. Ginabastos kasi na. yung pira na binigay ko, hindi ko na naman alam na may sira pa rin sa bandang dodo. Tinapon sa akin. Yung ano dito kasi, yung box is systematic siya. So kapag wala next transaction, hindi siya ma-open. So sabi ko sa kanya, wait lang, sandali lang sa salita nila. Sandali lang kasi yung box sarado pa. Siguro hindi makapag-intay. Siguro mga seconds lang eh, kasi yung sumunod sa kanya, maliit yung bidding eh. Nasa mga apat na piraso lang yung mga item. Kasi nabukas na yung box. Tinapon sa akin. With unreal yun. Unreal na may stats tip yata sa dulo. Tinapon sa akin. Pero hindi yun taga-local. Hindi yun taga-dito. Ibang lahi yun. Hindi mismo taga dito. Tinapon sa akin, itawang-tawa yung papir. Customer daw. Yung tao nito. Yung maugali. Dito, kinuha ko rin yung piso. Ito sa patas. May mga times ba na talaga? Siguro sa Pilipinas pa lang. Siguro kitapunan ako ng pera. Kahit cashier ako, matanggal ako. Bubugin talaga kita. Oo, as in. Parang nagubastusan ako, sir. Physical ko talaga. Kapag sa Pilipinas, natapunan ako ng pera. Sa palanay talaga kami. Kasi dito, nangyayababa pa rin yung pagiging Pilipino natin. Kung paano tayo katawag nito. Yung taas ng pasensya natin. Pero di ba dapat nangyayababa yung pasensya natin. Yun ang dapat. Professionalism natin na kailangan kung makaka-encounter tayo ng mga tao. Kagaya ng mga hindi nakakaintindi, kagaya ng mga taong bastos. Diba? Kung ikaw naman na nakakaintindi or ikaw naman yung talagang kailangan mo silang i-handle, so umiwas ka na lang. Or kailangan mo talaga silang i-acknowledge na lang na ganito yung dapat. Instead na magagalit ka, sabi ka na lang, salamat, thank you. Diba? Kaysa naman papatulan mo. So, ibig sabihin, mas pag pinapatulan mo yung isang tao na gano'n, pag pinapatulan mo yung isang tao or isang pag-uugali na gano'n, para ka rin isang, para ka rin kagaya. Katulad ka rin niya. Katulad ka rin ng isang tao na nakasalamuhan mo. Diba? Kasi pinapatulan mo yung gano'ng pag-uugali. Ibig sabihin, yung pag-uugali mo, gano'n rin. Diba? Instead na kailangan mo sila i-handle, kailangan mo silang i-settle down para maging call down yung mga pangyayari. So, kaya mo naman i-handle siya. Siguro na 1 year ako dito na gano'n yung salitang alam ko. Ibig sabihin, ano siya? Applicable siya. Yung way mo na ayaw mo lang talaga maintindihan kasi baka kung maintindihan mo yung mga salita or maintindihan mo yung lingwahe nila, makapagsagot din ako. Baka makasagot ka na hindi rin tama. Na hindi rin maganda. Yung mga basic lang na hindi mo kailangan na umabot ako sa punto na lahat na alam nung ko lang yung pang-alipusta, yung ano pa dyan na ano na pero, mga... Kaya nga, di ba? Kailangan pa rin ng ibabaw ng... Yung pasensya, pagiging professional mo. Oo, yun talaga yung weapon na dala-dala ko, yung pasensya lang na hindi ako maumabot sa punto na ano na mag-ano ako yung pag
parang hindi na gusto pero ako na mag-hysterical kung ano yung nais niya na ano na gusto okay. Tapos na hindi magawa eh mag-ano siya doon magwawala so mas naigin na ano na lang pasensya na lang talaga yung sandata na pagdating ano yung mga experience mo na sa trabaho as a cashier na talaga parang dumating yung araw na talaga parang nawawalan ka ng gana. Or... Yung sa punto na naano ako siya, nag-shoot ako. As in, parang ginagawa mo lang yung best mo na, eh, hindi ako shoot dito, pero mag-shoot ka pa rin. Pero, kailangan tanggapin after ilang oras. Mawawala din siya, pero yun talaga yung punto ko, susuko na ako, uwin ako ng Pilipinas. Ano bang nagtrabaho ako dito nang para walang gana. Wala akong nararamdamang ganun kasi para to sa family ko. Okay. Para to sa mga kapatid ko. So, ano yung 'di ba may times na ano yung may araw na nagtatrabaho ka na magiging masaya ka. Di araw sa mas minsan masaya ako, minsan yung mapunto na masaya ako yung may naiiisip ako na nagkasamahan ako ng trabaho din nga baliw. Yun. Baliw din, maraming nakikita sa kapaligiran. Yun! As in! Maraming ka talaga... Ano yung nakikita sa kapaligiran? Maraming ka makikita dito sa kapaligiran na... Lako! Paka-explain mo. Ano yung... May mga tumataldok-taldok sa... Punta sa cashier. Ganun. Walang mga suot na mga ano. Tumataldok ba ganun-ganun? Happy yung araw ko. Happy yung araw ko. Oo, kasi naging masaya ka doon sa way na yun. Kung bulihan. Hindi na ano lang, yung hindi, yung bulihan na ano na, tawag nito sa, yung hindi below the belt, kumbaga, yung karaniwag bulihan lang. Kasaya, yun lang. Masaya ka naman sa ano, sa katrabaho? Oo, of course. Masaya ako sa katrabaho ko. Kasi, hindi ka maging progressive sa trabaho mo kapag ano yung tao sa paligid mo magiging toxic yan. Toxic sa paligid mo. Hindi kanya magiging progressive. Hindi kanya magiging insane. Dito, masaya ako sa mga kasama. Ako pa kayo masungit eh. Okay yung supervisor mo, okay naman. Okay na. Dito kami ngayon. No? Baliw din eh. Kaya nga, ito, nakapag-hacksit ako ngayon kasi ang plano niya, magpunta sa labas. Iba kasi kaninang mundo. Ito kasi, talaga na ito. Pagpunta sa sabay labas, hanap-hanap ng mga ginto, inaantok ako doon. Kaya natalo siya sa akin. So, gusto ko kasi yan ang nakahiga na. At least nasa bahay lang po kami. Bahay. Diba? Mas ligtas sa bahay. Mas ligtas daw sa bahay. Kasi diba? Kapag lalabas ka, magastos na ko. Magastos talaga. Maglalabas ka. Yun. Ano yung natutunan mo sa trabaho? Dito, marami. As in, marami akong natutunan dito. Nauna yung makipagsalamuha sa mga tao. Talaga yung pinaka the best ko na ano natutunan sa mga tao. So nasabi ko sa sarili ko, atas pa lang pasensya ko. Taas pala ng pasensya ko. Kahit galit na ako, sasabog na yung dibdib ko. Ano ba yung nagsasabihin nyo? Pero, kasaya ako, yun lang. Ano yung natutunan mo sa akin as supervisor? Yung ano mo kasi ako, ano ba yung bunga ako kasi? Ano ako yung maingay, minsan. Pag-ganan-ganan ako yung mabili. Siya kasi mahinahon magsalita. Mahinahon siya magsalita. Yun ang kabilig sa kanya kasi yung ano niya, yung salita niya, mahinahon lang. Ako kasi parang Armalite. Parang sasabog na rin. So ano yung natutunan mo sa akin? Pagdating sa pag-supervise ng mga tao or pagbibigay ng mga advice sa inyo? Kung ano lang yung dapat gawin nyo lang. Hindi na kami pumunta sa punto na hindi na namin obligasyon. Huwag namin i-shoulder yung mga bagay na kumbaga yung mga malpractice na ginagawa kung namin gawin yun lang kasi kapag gagawa ka na ng mali ikaw lang diba kung ano wag ka magdaman ng ibang tao yun lang bawal sa akin pagdating sa trabaho sinungaling diba yun ang pinakaayos kung sinungaling ba ako sa so far hindi naman so far hindi naman siya nagsisinungaling. So yun yung ano. Kasi takot ako sinungaling kasi nandito ako sa ano sa gitang silangan, baka ba uwiin ako?
wala sa trabaho man, sa trabaho tsaka sa trabaho man tsaka sa personal life, ayoko yung nagsisinungaling. Once na nagsisinungaling ka sa akin, wala ka na makukuha sa akin na talaga tama. Kasi kung baliw ka, baliw din ako. O, kung totoo ka, totoo din lang. Yun ang pinakaya ko. Na pag nagtitiwala ako ng isang tao, tapos yung trust pag yung trust pag nawala, trust pag nawala, pag nabukas, sabi nila buntis yan. Di ba trust na bukas pag ganyan na wala ka lang makapas sa akin, tsaka hindi mo na ako masisisi pagdating ng araw na talaga maiiba ako pagdating ng araw na talaga ginawa mo yung mga ganong pangyayari. Kasi yun, ikaw ba pag may taong nagtatrust sa'yo, pag hindi mo pinangahalagahan yung trust, tapos pag ikaw din nagtatrust sa ibang tao, tapos yun, yung trust na yun, di ba kung may tiwala ka sa isang tao, tapos yung tiwala na yun winasak ng isang tao, alanganin namang magtiwala ka pa doon in the second time, di ba? Siguro magiging okay, pero yung trust hindi na may balik. Hey, listen! May bala siya.